Maliban sa atin itong kilig at saya, puno rin ang payo tungkol sa pag-ibig at buhay, ang phenomenal na kaliserya segment ng Itbulaga, kabilang sa mga inaabangan ang tradisyonal na paraan ng paniligaw na dapat daw isinasabuhay pa rin ng mga kabataan ngayon. Marami rin daw ang umaasang at nag-aabang sa kaliserya, hindi lang dahil sa kwela at komensyang hatid nito, kundi pati na rin sa mga ginintoang aral na mapupulot mula rito. At live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkongko. Ano ba, Dano? Maris, tulad ng isang masugid na manliligaw, hindi maikakailang nabihag ng tambalang aldab ng Itbulaga ang pintig ng damdamin ng sambayanan. Pero sa dinami-rami ng mga love team at tambalan na nabuo ng kasaysayan ng ating takilya, ano nga bang espesyal sa tambalang aldab na nagpatibok sa puso ng masa? Ang bawat kabanata ng kaliserya ng Itbulaga, inaabangan ng karamihan. Pagpatak ng alauna ng hapon ng mga nasa terminal ng tricycle na ito sa Veterans Village sa Quezon City, halimbawa, sa sobrang pagtutok sa tambalang aldab ng Itbulaga, muntik nang makalimutang iabante ang mga pinapasada. Kanina nga, walang kurap nilang inabangan ang mga habili ni Lola ni Dora sa napipintong muling pagkikita ni na Alden at Yaya Dab sa Sabado. Number one. Ano? Number one. No touch. 6 feet away. Gusto ko dalhan mo ako ng chicharon iho, lambing. Kakanta ka ng God Gave Me You. Kapansin-pansin kasing hindi lang komedya o katatawanan ang hatid ng pinakapaboritong kaliserya ng sambayanan. Hitik din ito sa mga payo at kapupulutan ng mga gintong aral, lalo na ng mga henerasyon ng kabataan ngayon. Pag nasunod nyo yan, may regalo pa ako sa inyo. Ang pag-ibig na hinihintay sa tamang panahon ay pag-ibig na magtatagal sa mahabang panahon. Sa pagbagtas naman namin sa EDSA kaninang hapon, agaw pansin ang jeep na ito. May malaking telebisyon at ang pinapanood ng lahat, maging ng chuper, ano pa nga ba? Hindi sila nag-iisa. Nitong nagdaang Sabado lang, umabot sa mahigit 12 million tweets ang hashtag na Aldab Most Awaited Day, ang inabangang first date na Alden at Yaya Dab. Pero sa dinami-raming love team na nabuo sa kasaysayan, tinanong namin ang ilang manonood kung ano nga ba ang nakita nilang espesyal sa Aldab. Saya ang aral ni Lola. May aral ka makukuha dyan eh. Sa panahon kasi ngayon, masadong mga ano eh. Kapusok. Kapusok eh. Kunting ligaw lang, Facebook lang, sila na. Hindi ka tulad ng ganyan. Kailangan ligaw-ligaw muna. Kailangan muna yung mga manliligaw mo bago mo ibigay yung tamang pag-ibig. Maging ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, suportado ang Aldab, ang love team na marami raw maituturo sa kasalukuyang henerasyon. Bukod sa paggamit sa kwento ng Aldab sa mga homily sa misa, sa ilang mga tweet nga ng CBCP, ang bawat banggit sa Aldab may kakabit na aral ni Lola ni Dora tungkol sa pakikipagrelasyon. Ang isa sa mga haligi ng Itbulaga na si Joey De Leon, itinuturing na regalo mula sa Panginoon ang Aldab. Lalo't natural daw ang pagsilang ng kaliserye mula sa kwento hanggang sa mga aral ni Lola ni Dora. Kaya nga natutuwa kami dahil nag-embit kami ng messages na maganda pala. Hindi namin sinasadya yan eh. Nasanay na laging may ganun. So, ginawa na ng ginawa. Nag-umpisa yan sa tamang panahon eh. Pero kung tutuusin, hindi lang daw regalo sa kanila ang Aldab, kundi sa maraming kabataang nagmamahal sa kanila. At sa maraming paraan, ang kinagigiliwan, naging daan din para ibalik sa gunita ng marami ang mga ginito ang aral ng nakaraan, muling nabubuhay sa kasalukuyan. Ayoko magmarunong, pero sana ganun na epekto sa kabataan. At napansin namin, maraming kabataan na silang tagahanga mula nung naging aldab sila. At Maris, yaman din lang na aldab ang ating pinag-uusapan, no? Ilan lang doon sa mga words of wisdom o yung mga gininto ang aral ni Lola ni Dora na tumatak sa puso at isip ng mga sumusubaybay sa kaliserya ng Itbulaga. Ay halimbawa, yung pangangalaga sa tiwala na ibinigay sa iyo ng iyong minamahal, pagkatuto sa pagkakamali, at syempre, sino makakalimot na doon sa
ang pinakamatamis na uri ng pag-ibig ay hindi yung minamadali, kundi yung hinahayaang dumating sa tamang panahon. Maris? Perfect yan, Dano. At kung mapapansin mo, napakarami kong posts sa social media tungkol sa Aldab, tungkol sa Kaliaseria. Dahil ako mismo, at pati na rin si Rafi, nakaka-relate kami. Dahil kami ay mga old soul o yung mga talagang conservative. At talagang natutuwa ako dun sa traditional na paniligaw. Pero ito ba mga pagsubok sa paniligaw at aral sa pag-ibig sa Kaliaseria ng Itbulaga? Eh, may epekto ba raw sa mga nakausap mo? Positibo ba ang pagtanggap nila dito at tingin ba tingin nila medyo corny na o OA sa panahon ngayon? Maris, base dun sa ilang mga pag-aaral na na-encounter natin no, while developing this story this para ngayong gabi, ay nakita natin na ilan dun sa mga naging insights ng mga nag-aaral dito, ang sinasabi nila, no, parang bukod dun sa kilig factor at bukod dun sa, syempre, dun sa tambalan na ni Yaya Dab at ni Alden, no, ay isa rin dun sa mga nakita nila na factors kung bakit nag-resonate ito sa maraming tao ay parang lumalabas na ibinabalik ng Kaliaseria, at least nung mga gininto ang aral ni Lola ni Dora, binabalik niya yung mga viewers dun sa mga values na matagal na nating hinahawakan bilang mga Pilipino. Halimbawa, yung tamang panliligaw, yung paghihintay sa pag-ibig, yun nga, yung hashtag sa tamang panahon. At syempre, yung pagtingin dun sa mga pagsubok, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa buhay bilang paraan o bilang instrumento para ikaw ay matuto at mag-grow bilang isang tao. So, yun yung isa sa mga nakikita nila, kaya nagre-resonate ito sa maraming tao. Ngayon, ang sinasabi din no, ng ating mga nakausap na ano na parang ngayon parang nabuksan yung mata nila doon sa mga bagay na alam na nila pero kailangan ng konting reminder at syempre makikita natin sa mga susunod na araw o sa mga susunod na panahon kung ito ay magta-translate in practice. Maris? Oo, ikaw Dano, nakausap mo rin itong si Joey De Leon. Ano raw ba ang asahan natin sa mga susunod na mga episode pa ng Kaliaseria lalo na bukas? Kasi meron siyang post ha, ang sabi niya, pabebelebin kayo bukas, lalo na bukas. Pabebe wave bukas, ha? Yung National Pabebe Wave Day at excited na tayong lahat dyan. Ano ba nga abangan? Maris, yan nga din yung una nating tinanong. Isa doon sa mga una nating tinanong kay Joey De Leon. At sabi niya sa atin, maging siya, hindi rin daw niya alam. Hindi raw nila alam kung ano mangyayari bukas. At kaya excited na rin sila. No? They're as excited as many of us na mag-aabang bukas doon sa National Pabebe Wave Day. Pero ang sinasabi ni Joey De Leon, may mga ilang bagay na sigurado. Merong pagkikita, merong pagkanta nung God Gave Me You at merong mesa. Kung ano yung role niyan bukas, eh, abangan na lang natin bukas, Maris. Nako, excited na tayong lahat. At syempre, wag natin kakalimutan na hashtag National Pabebe Wave Day bukas. Maraming salamat, Dano Tingkungko.